Kapag nawala ang pinakamamahal mong tao, paano magwawakas ang buhay mo? Kakain at tutulog mag-isa, nawawala ng kabuluhan ang buhay. Si David ay may pamilya, mayaman ang biyanan niya, nakakatanggap din siya ng tulong dito. Isang araw ay naaksidente sila, sanhi ng pagkamatay ng asawa niya. Tahimik siyang pumunta sa vending machine, pero hindi nahulog ang tsokolate. Pumunta siya sa banyo noong lamay, hindi siya makaiyak at sinabing di niya rin mahal ang asawa niya. Bumalik siya sa trabaho kinabukasan. Mistulang baliwala lang ang pagkamatay ng asawa, pero wala siyang pakialam sa pagkamatay nito. Ipagpatuloy lang natin. Gusto siyang tulungan ng biyanan niya pero ayaw niyang makipag-usap. Gusto niyang gamitin ang 2,600,000 dolyar sa insurance ng anak para makatulong sa mga estudyante. Iyon din ang huli niyang naiwan sa mundo. Inaasahan niyang tutulong si David. Bumabalik ang mga alaala ng asawa niya. Nakita niya ang note ng asawa niya para paalalahanin siyang ipaayos ang refrigerator. Naalala niya ang sabi ng biyanan, pag may gusto kang ayusin, paghiwa-hiwalayin mo muna lahat at hanapin ang problema, magiging malakas ka. Kaya ginawa niya ito sa refrigerator. Sa sobrang lungkot ay nagsulat siya ng reklamo sa kumpanya ng vending machine dahil bumara ang tsokolate. Pero ang liham ay parang patungkol sa asawa niya. Sinulat niya ito lahat at pinadala isa-isa. Nagsisimula ng magbago ang kilos niya. Gusto niyang paghiwa-hiwalayin ang pinto ng banyo, computer at ang coffee machine ng asawa. Napansin ito ng biyanan niya at pinagbawalan munang pumasok. May sumagot na sa wakas sa mga reklamo niya. Nakatanggap siya ng tawag sa staff ng vending machine ng alas 2 ng madaling araw. Pero hindi ito tungkol sa vending machine. Tungkol ito kay David. Nagbigay siya ng simpatiya. Naiyak siya sa liham nito. Pero pakiramdam niya ay mali ito at binaba ang telepono. Sa tren ay tinititigan siya ng isang babae. Sinubukan niya makipag-usap dito. Kumusta? Ako si David. Gusto niyang tanungin ang pangalan nito. Pero nagmamadali ito makababa ng tren. May naiwan siyang magazine. Nandoon ang impormasyon sa babaeng tumawag sa kanya. Sinundan niya ito at napunta sa bahay nila. Pero boyfriend ito ang nagbukas ng pinto. Nahiya ang babae sa pagbisita nito. Pinapasok niya ito at binigyan siya ni David ng liham. May business trip ang boyfriend niya. Pagkatapos ihatid ay pumunta sa bahay ni David. Naiinggit siya sa bahay ni David. Pero lahat ng ito ay sanhi ng pagkamatay ng asawa niya. Dinala niya sa bahay niya si David. Magkahiwalay sila ng kama. Alam niyang nagluloko lang si David. Pero gusto niya lang mapanatag at maging matapat kay David. Tinuturing din siyang kaibigan ni David. Dalawang pusong nagkakaintindihan. Kinabukasan ay pinasyal niya si David sa loob. Sa loob ay may carousel. Gusto niya na itong dispatsahin. Pero gusto itong ayusin ni David. Kakaiba ka talaga. Tumakbo sila sa dagat para magpakasaya. Parang bata si Karen. Naalala ni David ang asawa niya. Pinunasan niya ang salamin pagkatapos maligo. Nakita niya sa salamin ang asawa. Naisip niyang ilusyon lang yon. Naiyak siya dahil dito. Nagsilabasan din ang mga alaala ng asawa niya. Nagbayad din siya ng mga tao para sirain ang bahay niya. Para gumaan ang pakiramdam niya. Aksidente niyang natapakan ng pako. Gusto niya ang pakiramdam nito. Ang sakit. Para maramdaman ang sakit, inutusan niya ang anak ni Karen na barilin siya ng may bulletproof vest. Baka ito na ang sagot para makalimutan niya na ang lahat. Ano ang pakiramdam? Ang sakit pero ang sarap. Areko, bulaga. Napansin niyang talentado ang anak ni Karen.